May isa pong kwento tungkol sa isang bata umuwi, umiiyak. At yung kanyang nanay, tinanong siya, "Bakit ka umiiyak?" Sabi po ng maliit na bata, "Kasi po, mami, sabi ng mga kalaro ko, malaki daw yung bibig ko." Sabi nitong ina, "Hindi totoo yun, nanak. Huwag mo silang pakinggan. Ang cute-cute nga ng bibig mo eh. Sige, hinto na sa pag-iyak. Tahan na. Kakain na tayo." Kinuha po yung sandok. "Oh, buka mo na yung bibig mo." "Ah, malaki nga ang bibig." Pero diba, may kasabihan. All truth is good, but not all truth is good to say. Pag nakakasakit ka ng feelings o ng nararamdaman, kalooban ng iba, ano ang tawag natin doon? Katotohanan o kabastusan? Wala sa atin dito ang gustong nakakarinig ng masama at masakit galing sa iba. Di po ba? Pero alam natin ang masakit na katotohanan. Marami ang mga tao sa mundo ang napakabastos magsalita. Maaaring sasabihin nila, "Totoo yung aking sinasabi." Pero wala naman yan doon sa kanilang sinasabi. Tungkol yan doon sa kung paano nila sabihin. Minsan, napakasakit magsalita ng iba. Madalas, napakasama na mangusap ng ibang tao. Hindi tayo kailangan lumayo. Buksan nyo lang po ang internet, ang social media. Magbasa lang po kayo sa comment section. Pag mag-type, maglagay ng comment ang mga tao, ang sasakit magsalita, ang babastos ng kanilang mga sinasabi. Madaming mga tao, they do not consider the feelings of other people. Minsan, yung mga malapit sa atin, sila pa yung mga nakakasakit sa atin. Kung minsan, yung mga kapitbahay natin, kamag-anak natin, mga tinuturing nating malapit sa atin, sila pa yung nambabastos sa atin. Di po ba? Meron po akong kakilala. Lumapit sa akin, umiiyak. Sabi niya, "Father, nasaktan ako dun sa kaibigan ko. Kasi sinabihan ba naman yung anak ko, mongoloid daw siya. Eh alam ko naman po, Father, merong pong kahinaan itong anak ko. Pero parang hindi naman tama na sabihan mong ganyan yung aking anak." Totoo po, kung makikinig tayo sa sasabihin ng mga ibang tao, madidepress tayo, malulungkot tayo. Hindi ka uubusan ng mga masasamang salita ang ibang tao. Palagi mong maririnig ang mga salitang tanga, bobo, inutil, at kung ano-ano pang mga masasamang salita. Hindi po ba? Pero ano ang mabuting balita? Whenever we hear these rude comments about us from other people, please remember this. You are love. Kahit na anong sabihin pa nilang masakit tungkol sa iyo, yun lang yung mahalagang tandaan mo. Minamahal ka. May nagmamahal sa iyo. And I think this is the point of the baptism of Jesus. Bakit nagpabinyag si Jesus? Wala naman siyang kasalanan. Pero tingnan niyo po kung ano yung nangyari doon sa binyag ng ating Panginoon. Pagkatapos ng kanyang binyag, may narinig daw silang salita. May narinig silang boses sa langit galing sa kanyang Ama. Sinasabi sa kanya, "Ito ang aking minamahal na anak." Those were very important words coming from his Father. You are love. I love you. At yun po yung mga salitang tinandaan ng ating Panginoon. Inalala ng ating Panginoon. Napakahalaga nitong binyag na ito bago ang kanyang misyon. Dahil alam po natin, napakahirap na naging misyon ng ating Panginoon. Napakarami niyang mga naging kritiko, mga kaaway, kung ano-ano yung mga sinabi nila tungkol sa kanya. Hindi po ba? Meron na nagsasabi na demonyo daw siya. Siya'y kampon ng demonyo. Nung umuwi siya, alam natin ang kwento. Mismo mga kamag-anak, kababayan niya, hindi man siya matanggap. Anong sinabi nila tungkol sa kanya? Sino ba itong nangangaral? Sino ba itong nagmamarunong? Eh anak lang naman ng karpintero. Kilala natin kung sinong ama at ina niya. Kung nakinig ang ating Panginoon doon, eh sana hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang misyon. Pero kahit na narinig niya yun, hindi niya hinayaan na siya'y masaktan at maapektuhan ang kanyang mabuting ginagawa. Dahil ang mahalaga sa kanya, yung sinabi ng kanyang Ama.
na siya'y minamahal. My dear friends, remember those words. Remember this very beautiful message that you are loved. You are a beloved of God. Kahit na anong masama ang sabihin nila tungkol sa iyo, kahit na anong paninira ng ibang tao tungkol sa iyo, yun lang yung mahalaga na kailangan mong tandaan. Ikaw ay minamahal. Ikaw ay mahalaga. At sana itong pagmamahal ng Diyos sa iyo at pagpapahalaga ng ibang tao, wag mo naman sayangin. Minamahal ka na nga, magpakabuti ka. Gawin mo pang katuwa-tuwa ang iyong pagkatao. Sana sa pamamagitan ng iyong pagkatao, magbigay ka ng tuwa at galak at kabutihan sa iba. We may be loved, but remember, there is a challenge that we should be pleasing to other people. Magkaiba po yun. Magkaiba yung minamahal dun sa natutuwa ang ibang tao sa iyo. Hindi po ba? Kamukha na lang po sa inyo pong mga magulang. Alam ko, mahal nyo lahat ng inyong mga anak. Pero di ba, minsan pag meron silang ginagawa na hindi tama, hindi kayo natutuwa sa kanila. Kaya nga, ito ay paalaala sa atin. Minamahal na tayo ng Diyos. Huwag sana nating sayangin ang pagmamahal na ito. Paano natin papahalagaan ang pagmamahal ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagiging mas mabuti. Sa pamamagitan ng pagiging mas kamukha niya sa buhay ng kabanalan. Pansin ko po, itong aking pamangkin, tumataba. Kaya nga, palagi ko sinasabi sa kanya, ang taba-taba mo naman. Mag-diet ka naman. Sabi ko po, no? Itong kapatid ko po, ang kanyang nanay, pag sinasabihan ko na mataba ang kanyang anak, agad niya yakap. Agad sinasabihan. Kahit na mataba ito, love ko to. I love you. Sasabihin, mahal ko to. Magaling ito. Special ito. At alam niya po, napansin ko sa ugali ng aking pamangkin, napaka-confident niya. Napakalakas ng loob. Kahit na sinasabihan ko mataba, wala mas sa kanya. Pero sa klase, napakabibo. Bakit kaya? Eh dahil naaalala niya at tinatandaan niya yung mga salita na galing sa kanyang ina. At ganyan din po sa atin. Kung gusto nating maging mas masaya sa ating buhay, mas payapa, kailangan lang nating tandaan ang napakagandang mensahe, napakagandang salita na tayo ay minamahal. Hindi natin maaalis sa ating buhay ang mga taong magsasalita, magsasabi ng mga masasama at masasakit tungkol sa atin. Pero tandaan natin, anuman ang sabihin ng ibang tao, merong isang bagay na hindi magbabago, na tayo ay minamahal. Other people may be rude, other people may say awful, bad words about us. Other people will bring you down with their words, but do not forget the most important word, the most important message, you are loved.